Hello mga ka-chicken! Good noon! So magpapakain po tayo ng ating alaga mga idol. Ito yung mga alaga na kuno. Ito, ulilinisan muna natin. Teka, remove it. Remove. Kasi ito yung pakainan ko, kailangan na linisan muna natin. Kasi kapag hindi natin nalinisan mga idol ay didikit to sa ano, sa kanilang pagkain, yung mga dumi, kanilang mga dumi. Teka mga, hanap na tayo ng pang remove sa antay muna kayo mga pangga ha. Ito kasi mga idol yung ano ko, yung nagsisilbing ako para hindi po ako nabuburay yun. So nag-aalaga po tayo ng border po tayo native chicken. So bago natin ilalagyan ang pagkain, kailangan muna natin kaliskisin to para sa ganun ay hindi po makakain nila yung mga dumi nila. Yan. Kunti lang yung mga alaga ko dito. Marami sila. Pag simula nito ay marami talaga. Ilang sa sobrang ano, sobrang napakalamig yung panahon dito at umuulan at matindi ang hangin, kaya ayun, kunti na lang natira. Hindi pa kasi maganda yung ano ko, yung nagawa ko na kainan nila. Ayan. So nagsisimula tayo ng mag-alaga ng native chicken mga idol, para po na kung sa ganun ay makaaral tayo kung paano natin mag-alaga ng manok, ng native chicken. Kasi isa sa mga plano ko na gusto ko talaga na magpadami ng manok, native chicken at saka yung mga mga malaking manok, yung Rhode Island Red, yung gusto ko talaga. Pero hindi pa tayo nakapag ito lang muna ang tiyagaan ko, native chicken, kasi hindi pa tayo nakapagpundar ng mga magandang na mga bahay na manok. Ito pa yung pasimula ko na kulungan ng mga maliliit na ano. So ang ginawa ko mga idol, ito papakita ko sa inyo. Ayan o. So dyan sila sa loob niya yan. So binalagyan ko na ng ilaw. Ito ilaw. Yan ilaw. Ito po yung nagsisilbi na ano nila, na para po na may init sila. Pero masyado kasing mahangin dito sa kinararoonan ng ng bahay ko, na malapit din sa mga bahay ng manok, kaya nalalamigan pa rin sila. Yun ang technique ko mga idol. Ayan. Ito. Ayan. So remove natin yan. Sa sobrang lamig yan. So dito sila. So marami po na namamatay sa ating alaga na mga sisiw, kasi yung kulungan natin ay hindi po tapos na tumiming sa panahon na napakalamig po at malakas ang hangin, kaya marami na po namatay sa ating brother na makikita nyo mga idol, may mamaliit, may malaki. Kasi yung iba kasi yan, huli yan
huli na kasi yan, ano. Kaya siguro ang mga malaki lang makasurvive nito sa kanila. Nagkakataon kasi na masama ang panahon, kaya napakalamig. Tapos ang ilaw ko ay hindi pa masyadong mainit. Pero okay lang yan, ang matitira lang atin, kasi mayroon naman next time eh. Kasi next time magpapagawa ako na nito ay ano na talaga, yung plywood talaga ang gagawin ko. Ayan. So nandiyan po nang itlog yung ating mga chicken, itlog na nga dyan eh. Yan, nilalagyan natin ng ano, Madrid cacao, dahon ng Madrid cacao kasi pang prevent yan ng ano, ng kuto ng manok. Yan. So dagdagan pa natin ulit para ay habang ano sila, kasi yung mga maliit na sisyo ng manok ay talagang kailangan nila na pag oras ng ginugutom sila pa, kailangan na makakain sila agad. So ang matitira lang yun dyan, kasi alam naman natin masama ang panahon, tapos kailangan nilang init. So ang iba hindi makasurvive. Sasarana natin to. Ayan. So dito mayroon tayong ano, dito nakapreparar to mga idol, na ginawa ko kahapon, kasi mayroon tayong bibilhin na bagong manok, nilalagay natin dito sa loob dito. Ayan. So napakasimple yung ginawa ko, kasi sa simula lang napakabisi, tapos part time lang ang trabaho ko dito, kaya yun. So nilagyan natin ng screen yung ano, katulad dito. Yun na muna nilagyan. Tapos doon sa kabila may meron akong laga dyan. Yan o. Na ano yan sila, pitong piraso lang yan. Tapos na lumabas ang isa, nakalabas. Tapos pinalo ng ano, binugbog ng ibang ano, inahin, kaya namamatay. So anim na lang ang natitira dyan sa loob. Please, bilangin natin kung tama ba. Yun, anim nga. Yun sila o. Yun, yan. So alanganin pang ilalabas mga idol, kasi maliit pa. Ganyan kasi klase ng mga manok ay pag maliit pa, pag nilabas natin ay ano yan, aawayin yan ng mga inahin at sigurado. Dati kasi namamatay, hindi nakayanin ang ano, yung mga palo ng ano, inahin. Kaya yun, inilagay ko muna sa loob para antayin muna natin na lumaki sila. Antes natin ilabas. Ayan. So ang kulungan natin hindi pa masyado, hindi pa nagkaroon ng pintuan dyan, oh. Ayan. Dito nakapreparar yan para sa ano natin. So yun ang nilagay ko. Yun, tinalian ko lang ay para ano, hindi makabrutante yung mga malaki naman manok, ilagay natin dito. Ayun, what's up po mga idol. Salamat po sa inyong panonood sa ating video na ito. At kung bago ka pa lang sa ating channel, kung nagustuhan mo ang video na ina-upload natin sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe at nakishare na din ang ating video. God bless po at goodbye.